Hello, stock traders and investors. This is Jaycee Guzman of Equilyst Analytics. In this video, you will hear my insights and analysis for the five most viewed disclosures as of today, October 31, 2022. Now, bakit October 28 ang nasa image na to? That's simply because the data that I'm going to use will be based on the data as of closing last Friday's trading, October 28. Yan. Wala naman tayong trading ngayon, Monday, October 31. So, where did I base yung five most viewed disclosures na yan? So, today is October 31. As you can see on my system's clock and on PSE Edge, dyan yung makikita yung five most disclosures. SMC, Metrobank, Meralco, ACEN, and Globe. So, ayan sila. Kaya yun ang pag-uusapan natin, ha? Now, before I start my analysis, gusto ko lang papahapyawin, banggitin na I am going to use my proprietary methodology. Meaning to say, even though may maririnig kayong mga classical indicators sa akin, you will also hear some not so common, let's say, na indicators tulad ng dominant range index and market sentiment index. And to introduce myself briefly, I am the founder of Equilyst Analytics. I established this company, this stock market consultancy firm, in 2014. Ayan. So on Equilyst.com, my website, dito nyo makikita yung 2021 stats ko. Naka-public naman dyan, lahat ng mga trade calls ko last year. And yung aking investment methodology, testimonials, the inclusions of my service, and then the payment options for the service itself. Ayan. Okay? Nandyan lahat. Now, I'd like to mention also na in my proprietary methodology, there are six indicators that I'm checking. Una, lahat ng anim na indicators na yon dapat bullish para magkaroon tayo ng confirmed buy signal. Kung isa sa anim ang bearish, there is no buy signal. So the first one, dapat masatisfy ang situation na to. Una, dapat ang last price mas mataas sa position ng 10-day simple moving average. Number two, ang MACD dapat nasa taas ng signal line. Number three, yung volume dapat mga lahati man lang sana siya sa 50%, no? Mahit man lang sana niya yung 50% ng 10-day volume average ng stock. Ikaapat, dapat yung last price mas mataas sa volume weighted average price or VWAP. Ikalima, dapat ang dominant range index bullish. Ikaanim, dapat ang market sentiment index ay bullish. So ngayong alam niyo na ang mga indicators that I'm checking, we can formally start with my analysis. So ano ba yung una? SMC. Last Friday, SMC closed at 96.2. Ang support niya malapit sa 95. Ang resistance niya, pwede natin siyang i-plot malapit sa 100, pwede ring malapit sa 102, ano? So yung 100 to 102 pwede nating tawaging resistance band or resistance range yan. Napakaraming paraan para mag-identify ng support and resistance, hindi lang ang pagpa-plot ng horizontal lines. Pwede mo rin gamitin ang mga moving averages, whether simple yan or exponential, as a way to identify support and resistance ranges. Pwedeng Bollinger Bands, pwedeng Fibonacci, kung saan ka mas comfortable. Ayan. So, sa unang indicator pa lang, bagsak na si SMC because ang last price ay mas mababa kumpara sa position ng 10-day simple moving average. Ang MACD bearish din. Ang tanging bullish lang sa unang tatlong indicator ay yung volume because lumampas sa 100% ng 10-day volume average ni SMC ang naging volume last Friday. Ngayon, silipin natin kamusta ang VWAP ni SMC. So ang VWAP niya dito ay nasa 96.21. O yun, mas sumablay, no? Mas mataas ang kanyang VWAP kaysa doon sa last price, no? 96.2, dapat mas mataas ang last price kaysa sa VWAP. Sinangayunan pa ng pagka-bearish ni dominant range index, bearish din, but although naging contrarian si market sentiment index.
So bottom line, wala akong confirmed buy signal kay SMC. So kung nagbabalak akong i-trade si SMC or mag-invest kay SMC, huwag muna sa ngayon. Ipapark ko muna ang aking buying power at maghihintay ako na yung anim na indicators na chinek ko ay maging bullish. Okay? Once na naging bullish yung anim na indicators na yon, hindi pa ako ura-uradong bibili. Kailangan ko munang mag-compute ng aking initial trailing stop at saka yung reward to risk ratio. Makakatulong dyan, makakatulong sa iyo itong aking mga calculators na nasa equilyst.com din. Punta ka lang sa equilyst.com, click mo yung resources, tsaka may click yung calculators tab. Doon mo makikita yung aking trailing stop calculator. So fill in the blanks ka na lang. Ayan, no? Current price, percentage of risk. Tapos pag na-compute mo yung initial trailing stop mo, pwede ka na mag-compute ng reward to risk ratio. So, hindi ko i-detalye kung no, paano, bakit kailangan gamitin ang mga yon, ano relevance ng mga yon sa decision making, ano bang masama kung hindi mo gagawin yung mga prosesong yon, ano ba posibleng mangyari, maganda man or hindi, dun na lang sa mga magsasubscribe. Ano? Kasi magkakaroon tayo ng one-on-one session dun. Yan, sa mga subscribers na one-on-one na magiging usapan natin kapag ituturo ko na sa iyo yung kabuuan ng aking methodology. Ayan, so that's for SMC. So ibig sabihin, kung hindi ko pa hawak si SMC, hindi muna ako magte-test buy. At kung hawak ko naman na, halimbawa si SMC, well, unang tanong dyan, pwede ka pa bang mag-hold? Well, ang sagot dyan ay tanong din. Kamusta naman ang iyong trailing stop? Tinamaan na ba ang iyong trailing stop? Kung hindi pa, ibig sabihin, kaya mo pa na i-handle ang pagbaba ng price ni SMC. Pero ingat lang, no? Once na ang dominant range index at saka market sentiment index naging parehas na bearish, pwede mo nang i-consider na i-preempt mo ang iyong trailing stop. In other words, pwede mo nang pangunahan ang iyong trailing stop. Ako kasi kapag nagte-trade or nag-i-invest, regardless kung short-term trading or long-term investing mode ako, ang tanging basihan ko kung magbebenta na ba ako o hindi ay yung aking trailing stop. Hanggat hindi sumasadsad ang presyo doon sa trailing stop, ibig sabihin, pasok pa rin sa tolerance risk ko ang galawan ng stop na yan. Okay? Ang masaklap dyan ay yung nagte-trade ka tapos wala kang kamuwang-muwang kung nasaan ang iyong tolerance, risk tolerance. Okay? Mahirap yung ganun. No? Kaya kapag nagpapa-assist sa akin yung mga first time pa lang marinig yung salitang risk tolerance level, maraming kailangang i-repair. Unang-una, ang kailangang i-repair doon bago yung portfolio ay yung mentalidad muna, psychology nung may-ari ng portfolio. Kasi kahit aayusin ko ang portfolio yan, tuturuan kita paano maayos ang portfolio mo, kung hindi mo naman naiintindihan bakit ganun ang methodology ko sa pag-aayos ng portfolio na yon, baka pagkaayos niya, naguguluhin mo rin lang ulit. Ano? Or hindi mo alam paano ituloy na maayos yun. Ayan. Okay. Sunod, anong next stock natin? Metro Bank. Okay. MBT. MBT, last Friday, nagsara to sa 51.7. So, first indicator, bullish. Kasi mas mataas ang last price kaysa sa 10 SMA. Ang support natin dyan, nandito yan sumalapit sa 47.8, samantalang ang resistance ay malapit sa 54 pesos per share. Oh. FYI, ang last price natin ay medyo mas dikit na siya sa resistance kaysa sa support level. Ang tanong ngayon, kamusta ang status ng second indicator? Bullish din, MACD is above the signal line. Kamusta naman ang kanyang third indicator? So ayun, panigurado lang, 1.54, anong kalahati ng 1.54? 0.77, ayun, lumampas naman ang volume last Friday sa 50% ng 10-day volume average ni Metro Bank. So, first three indicators, bullish. Kamustahin naman natin ngayon ang VWAP. Mas mataas ba ang last price kaysa kay VWAP? Ayun, nagkataon, mas mataas nga. Ang VWAP ay nasa 51.53 lang. Eh, kamusta naman ang ikalimang indicator? Bullish ba ang dominant range index? Ayun, bullish nga. Ayun nga lang, nagpa-killjoy dyan is yung status ng market sentiment index. Because bearish yung ating market sentiment index para kay Metro Bank. So, anong ibig sabihin yan? Yung market sentiment index na bearish, it's a friendly reminder para sa akin. Ha? Para sa akin,
na huwag ka muna magmadali, sinasabi niya sa akin, might as well hintayin muna si Metrobank na mag-break out doon sa breakout siya sa resistance na malapit sa 54 pesos per share, or i-re-challenge niya, i-retest niya ang support level malapit sa 47.8 hanggang 48 pesos. Ayan. Okay. It makes sense para sa akin na ganun ang interpretation ko. Bakit? Number one, mas malapit na kasi ang last price sa resistance. So meaning to say, kahit ipagpalagay natin nagkaroon siya ng 6 na bullish indicators, hindi ko pa rin ipoproceed to dahil mas manipis na yung potential upside ko kaysa sa potential downside. Relatibo, doon sa position ng aking entry price o ng last price doon sa distance niya, doon sa resistance at saka sa support level. O may mga ganyan pa kasi akong mga kinoconsider eh. No? So kailangan naman yun para nang sa gayon ay data-oriented at mabawasan natin yung pagka-bias doon sa ating synthesis or assessment. At sa at the same time, kung magkataon man na hindi sasang-ayunan ng realidad o ng market yung aking sentiment, meron akong pwedeng i-optimize kasi nga data-driven ako at saka process-oriented. Kaysa naman doon sa magde-decide ako ngayon based on instinct lang para ka lang nagka-rag-i-cruise, kung hindi ka sasang-ayunan ng market, anong ayusin mo doon? Yung panghuhula mo, paano mo i-optimize yung panghuhula? Saan side mo siya i-optimize, di ba? Ayun. So, that's for Metrobank. Next is Meralco. Meralco closed last Friday at 301.4. Ang support level ni Meralco ay nasa malapit dito sa... Okay. Pwede natin i-plot yan dito. Malapit sa 280. At ang kanyang resistance ay malapit sa... Ayan, 302.30. Susundan yan yung 329.30. Oh, mas maganda yata ang hintayin na mag-breakout ito sa 302, no? Pero huwag natin pangunahan ng analysis. Kamusta? Oh, first indicator, sige, bullish siya, bullish. Second indicator, bullish din. Anako, itong third indicator natin, mas mababa ang kanyang volume. Hindi man siya nangalahati doon sa 10-day volume average. Hindi niya na-hit yung 50% ang 10-day volume average. Ang 10-day volume average ni Meralco ay nasa 193,000. Oh, ang volume niya last Friday nasa sa almost 77,000 lang. So malayo dun sa kalahati talaga. So dito pa lang may warning sign na na wag magmadali, hintayin mo na mag-breakout tapos reanalyze kapag nag-breakout kung bullish ang anim na indicators. Yan ang sinasabi niyan sa akin. But for what it's worth, sige, pakita ko sa inyo yung VWAP ni Meralco. Oh, ayan. Ang VWAP ay nasa 301.08. Okay. Bullish ang status ni VWAP relative sa position ng last price. At yung ikalimang indicator na dominant range index ay bullish din at sinang-ayunan ng market sentiment index. Dito ang nagpa-delay ng ating buy signal dito ay si volume talaga, no? Medyo relatively slim ang volume ni Meralco last Friday in connection dun sa kanyang 10-day volume average. At kung wala pa akong hawak na Meralco pero attractive ito para sa akin, hihintayin ko na lang na mag-breakout tapos reanalyze na lang ako, rechecking nung anim na indicators. Oh, at kung meron naman akong hawak na Meralco, di maganda ngayon, pero hindi muna ako magta-top up. If magta-top up ako dito, hintayin ko na muna mag-breakout nga and then reanalyze. Ayan. By the way, kapag bibili or magta-top up, ang target price range ko dyan, kung saan ako po-position ay yung 301 point, ay yung dominant range na to. By the way, hindi ko na ipakita sa inyo yung mga nauna kanina. No? Sige, SMC. Ito yung kanyang, si SMC, ito yung kanyang dominant range index. Ayan, no? Sa unang tingin pa lang, alam mo na kung saan tumatambay ang mga traders and investors, sa anong presyo. Pinagbabangga ko yan, yung size ng volume tsaka yung dami ng trades. So kailangan may sense of balance yan, no? Kahina-hinala naman kasi kung pagkakapal-kapal ng volume tapos isa or 1% lang ng trade ang nangyari doon. So sinong may pakana nun? Sinong may pakulo nun, di ba?
So kailangan hindi man eksakto yung percentage na nakikita natin correspondingly doon sa presyong katapat ng sa volume distribution tsaka trade distribution charts or columns, eh at least hindi nagkakalayo somehow, no? O, ayan. O, market sentiment index ni San Miguel, ayan siya. O, after SMC, sino yung next? Metro Bank. So, ito yung kanyang dominant range index kanina. O, ayan. Saan nagkukumpulan? Ito palang price na nasa taas, that's the intraday high, sa baba, intraday low. Ito sinasabi ko sa inyo kanina, you know, halos, 50% ang nangyaring volume kay 51.7. Pero ang kanyang number of trades nasa 5.46 lang. Eh, malamang may cross trade na nangyari dito na pagkalaki-laki dito sa 51.7 na to, no? Pero kung ako tatanungin, kabantay-bantay ang presyo between 51.3 hanggang 51.7. Ayan. Tapos ito yung kanyang market sentiment index. Ayan. O, next stock, si Meralco. Meralco, ito yung kanyang dominant range index kanina na hindi ko napakita. So, minsan ang tingin na lang talaga, isang tingin na lang, alam natin, 301.4 hanggang 301.8, yan ang kabantay-bantay na price range, no? Alam mo agad kung saan tumatambay ang mga tao. Hindi mo na kailangan magpa-survey sa mga FB groups kung saan sila nakapwesto, saan price. Ayan, yan ang kanyang market sentiment index. Si Mandarin, yan ang mga... walang ginawa si Mandarin Securities last Friday kung hindi magbenta lang ng halagang halos 13 million worth of shares nung para kay Meralco. So next, ACEN na tayo. ACEN. So itong kay ACEN naman, it closed last Friday at 6.25, no? So ang support level natin ay nasa 5.5. At ang resistance naman ay malapit sa 6. Pwede nating sabihin na nasa 6.3. Oh, malapit na rin siya sa resistance kaysa sa support level, no? So bullish naman ang first indicator. Second indicator concerning MACD and the signal line, bullish din. Ang volume naman bullish din. Silipin natin ang kanyang VWAP ni ACEN. So ACEN, nandito 'yan. 6.21 ang kanyang volume weighted average price at ang kanyang last price ay nasa 6.25. Okay, bullish din. Bullish din ang fifth indicator, the dominant range index. Yun nga lang, kontrarya ng market sentiment index. So, parang same story doon sa isang stock na binasa ko kanina, no? Parang binibigyan kanya ng clue na, oh, hintayin mo na yan, na mag-breakout na muna, reassess, reanalyze kapag nag-breakout na sa kanyang immediate resistance level. So, pakita ko ngayon sa inyo, kamusta ang itsura ng dominant range index ni ACEN. So, ayan siya. Although mas nakatambay or nakafocus or nagkukumpul-kumpulan ang dominant range sa malapit sa intraday high than the intraday low, yun nga, nag-warning si market sentiment index. Stay on the sidelines muna, sinasabi niya na hintay mo na muna mag-breakout. Ito ang kanyang market sentiment index. So yung top buyer natin last Friday si CLSA. Ayan. Si Macquarie walang ginawa kundi bumili last Friday, pero hindi ganoon ka significant para sa akin yung kanyang total turnover value, nasa 3.3 million lang. Oh, medyo may kababaan 'yon katulad ng kay JP Morgan din, ano. Mandarin, no? Very present din si Mandarin kay ACEN, no? Ayan, yung nga lang, yung net seller siya nung Friday. Ayan. So after ACEN, ang panghuli natin si Globe naman. Globe closed at 2,322 pesos per share nung Friday at ang support level natin, may tuturing nating support level, itong 2,165 na yan. Susundan naman ni 1975 at ang resistance natin nandito kay 2477, no? 2477 followed by ito 2616, no? By the way, bago tong 2477 na yan, meron pa ako nakikitang resistance dito, ito malapit sa 2338, no? So yun yung mga different levels of support and resistance ranges natin.
Pero yung first indicator bearish na kasi mas mataas ang 10-day SMA kaysa sa last price. Second indicator bullish, third indicator bullish din. Pero yun nga, first indicator bearish na. Pero babasahin pa rin natin ang kanyang VWAP, no? Ang VWAP ay nasa 2318.22. So bullish din ang fourth indicator, mas mataas ang last price kaysa sa VWAP. Ganun din ang fifth indicator, bullish din siya. Yun nga lang, yung first and sixth indicator ay parehong bearish, ano, market sentiment index. So wala ring buy signal para kay Globe. Mas magandang hintayin na nating mag-breakout to sa taas ng 2338 hanggang 2340. Tapos again, reanalyze as usual pag nangyari 'yon. Kung hawak ko na si Globe dito, ang gagawin ko ay hangga't hindi tinatamaan ang aking trailing stop, hangga't intact 'yon, I will hold my position. Wala pa namang reason para maging maalarma ako dahil hindi naman parehong bearish ang dominant range index at saka market sentiment index ni Globe. Ayan, hold my position muna. Okay? So that's my interpretation and my action plan kung sakali mang binabantayan ko ang limang ito. Either nagbabalak ako to enter on a new position or kung hawak ko sina silang lahat at nagbabalak lang akong mag-top up. So sana nakatulong sa inyo guys itong aking data-driven analysis for the 5 most viewed disclosures as of October 31 using the data last October 28, Friday. No? So again, for those of you who are interested to know more about my methodology, kung naghahanap kayo ng isang coach na mag-guide sa inyo personally online, you may want to consider using my stock market consultancy services. Punta lang kayo sa equilyst.com, basahin ang lahat na nakasulat sa homepage, nandun na lahat ng kailangan nyong malaman. At kung sakaling gusto nyo akong makausap, punta lang kayo sa contact page ng website, nandun yung contact form tsaka telephone number. Ayun lang. Huwag nyo rin kakalimutang kung nakatulong ito, please like the video, i-share nyo na rin sa mga kapwa natin nagtitrade at nag-i-invest sa Philippine stock market. Libre lang naman to, hindi nyo kailangan magpaalam kung pwedeng share. Punta lang kayo sa youtube.com tapos /Equilyst. Share nyo yung mga video na nandun. At huwag kakalimutan, mag-subscribe na rin kayo. Total, nandun na rin lang kayo sa channel. Mag-subscribe na rin para na-alert ka kapag ka meron akong bagong upload na video.